Bumalik ngayong araw sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa ang inmate na umano'y testigo sa pagkamatay ng ilang high-profile inmates dahil umano sa COVID-19 noong 2020. Kasama ang mga tauhan ng NBI, pinuntahan nila ang Sitary, ang isolation facility sa loob ng medium security compound ng Bilibid. Pati po yan, ang bakod niya, nandun mismo sa may pilko. Ito, pinto. Bali, pagkagaling natin ng RDC gate, dito bababa yung mga sinasabi nila na may COVID. Diretso dyan, papunta dun sa Sitary. Dito anya dinadala ang mga presong nagpositibo sa COVID-19, kabilang ang convicted drug dealer na si Eugene Chua. June 2, 2020, namatay si Chua dahil umano sa cardiopulmonary arrest dulot ng COVID-19. Pero ayon sa inmate, personal niyang nakita ang pagbalot ng trapal sa ulo ni Chua. Kwento pa niya, sa mga kwarto ng Alternative Learning Center sa college building, ini-isolate ang ibang nagpositibong preso. Yung tatlo po, sina Francisco, Jimmy, Julius Yang, dito sila naka-isolate. Ito po yung unang isolation. Ito po naman yung pangalawang isolation. Ito po kami unang inilagay. Walo kami dito. Dito. Kaya kung mapapansin nyo po, nandito yung bed ko. Dito sa area na to. Yung area po na yun, pag ako nandito, kita ko kung may dumadaan o wala. Diyan ko po nakikita na yung mga cadaver bag. Kami apat nandito. Yung apat nandun sa dulo na yun. Si Binamin Buratong, saka si Sirwin Sanchez. Dito sila kinuha. Itinuro rin niya kung saan niya narinig ang tatlong taong pinag-uusapan umano ang mga high-profile inmates sa Sitary. Nag-uusap po si at saka si at saka si dito ako nakatayo. Itong area, ito yung nililinis ko eh. Diyan ka nakatayo? Opo. Okay. Kaya nandun lang sila sa part na yon. Dito sila. Dito. Oo. Palakan sila doon. Doon ako naglilinis. So naririnig mo lahat? Opo, kasi nandito lang minsan mga frontliner. Kanina, tatlo pang preso ang kinausap ng NBI. Una lang sinabi ni Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Katapang Jr. na may iba pang mga presong nais magsiwalat ng kanilang nalalaman tungkol sa mga questionableng pagkamatay sa kulungan. Gusto na nila magsalita dahil yung mga nangyaring hindi maganda nung panahon ng previous administration, gusto nilang mabigyan ng hustisya. Yan ang bottom line. We are very much willing to investigate then. Bukod naman kay Chua, walo pang high-profile inmates sa Bilibid ang namatay umano sa COVID-19 noong 2020. High-profile drug lords na namatay ng COVID, ganun. We are also investigating that eh. Kasi may mga nagsabi na hindi naman ng COVID yung mga tao na yun. Who signed the documents saying that these people died of COVID and that they should be cremated immediately? Pinapasa na lang namin sa NBI para sila na lang bahala mag-investigate, further investigation. Ayon sa NBI, nagbigay na kahapon ang inmate ng supplemental affidavit sa Death Investigation Division. Sumailalim na rin siya sa polygraph test pero bumagsak siya rito. Mananatili ang inmate sa kustodiya ng NBI. Bianca Dava, ABS-CBN News.